Maing adlaw sa kanan o sa among mga classmate at nga kami karon para mag-report para sa among subject na politics. Benefits of good governance. Atong topic karon partner. Oo, oh, kita partner. Ato na ito i-elaborate ang sa among mga para ilag-ilag. Maing buktag dahil sa among mga fans, sa mga viewers na mag-iapong mga classmates. Labi na gayon sa tuwang abtikon o pareha sa tuwang partner nga gwapo. Gwapo gyud, gwapo. Gwapo. Maestro. Maestro. Si Sir Ferdinand Amores. Sa partner, ato nang subta ng ato ang kwan. Mao din yung guest. Ako ang host karong puntaga. Ang host, mao kani si Kagawad Francis Viva. Og akong partner dari karon mao si Michael Abidin. Okay, ikato tugayon partner. Benefits of good governance. The term good governance generally refers to the method or practices used by an organization or country to manage affairs at the highest level. Therefore, governance can only be administered at the highest level of an organization. Masabot ang governance, no? Maayo nga pagdala sa panggobyerno. So, kung maayo itong pagdala sa panggobyerno, daghan ang atong mga investor o malipayon ang atong katawahan. Saktoy ka, partner. For this reason, good governance is only achievable using system and policies that ensure the repeatability and consistency of processes. The highest level of authority in the corporation must be able to cascade transparent, accountable, and effective policies. In turn, this has a positive influence on the general output and performance of the corporation. And one of the main reasons good governance is significant benefit to organizational success. So, igani gidi na. Pakaingon tag good governance for sale na kayo pero dili sa yun sa i-achieve, partner. Daghan kag agian nga proseso. Di lang kay isa para kuan, dahil mga policies o kinahanglan accountable po tawag transparent sa ato mga tao. Good governance not only boosts the reputation of the company, but also has several benefits to its progress. Employees, stakeholders, shareholders, and other organization is in good hands at the highest level when good governance is considered. Kung maayo ginagatang pagtumala sa ato ang kumpanya, organisasyon, or sama sa atong kuan karon sa atong politics, maayo ang atong pagtumala, malipayo ng atong mga tao o ang atong mga trabahante. So walay mo wilga para pahawaon ta, no? Pero iyala siguro, partner. Murag wala gyud para. So ana ay lima ka highlights, no? Ato lima ka highlights points, values of good governance. Ikaw na yung mag-elaborate ani, partner. Ako yung mag-isaya. Explain lang ko. First, atong itako lang increase of trust. Increase of trust, businesses do not exist in a vacuum. Organizations that are cognizant of the role they play in wider society will typically seek to have to behave in transparent manner by providing clear and accurate information to their stakeholders on a regular basis. When all stakeholders feel able to rely upon the data provided by companies, this leads to increased levels of trust, and organizations are able to develop stronger, long-standing relationship with their stakeholders. The benefits that can be reaped are numerous and varied, from favorable credits terms to repeat business. So
no, kung maayo ang atong pagdala sa atong negosyo, sa atong mga tao, ang sila mismo mo'y mabalik-balik sa ato, masaligan na nila. So, ato'y pakita sa ina nga atong ginahatag ang ato ang 100% na effort, makita nila nga ang atong pag... sa ato ang tawag ang ang atong pagsabisyo sa ilang ayo, saligan na nila, sila na mismo mabalik-balik sa ato. So, increase ang ilang trust. Dili na tayo ngayon nga. Balik mo sa mga diri, dili na. Dili na kita yung ingon nga kinanglan pala itong pa-advertise na ito ang atong kupad niya. Sila na mismo ang mag-advertise para sa ato. Eh, na naman may trust. Salik lang sila sa ato. Sa ito yung sunod, partner? Second one is enhanced sustainability. A company committed to good governance is able to quick identify and resolve any systemic issues, thus reducing the likelihood of costly corporate crises and scandals. Of course, matters may arise which an organization is unable to anticipate, but with a governance system in place that is geared to manage such eventualities, an organization can respond quickly in order to safeguard its reputation and future. Kaya kung makita sa mga tao ng imong kumpanya nga bomba, mangita gina silang kuslot nga mapaubos ka. So ngayon, pag-uban, ilan ang nauton, nauton lang kumpanya ngayon, ana adit, kanya kay dili maayo niya, pero ang tao na mismo mangitang paagi, ikaw, duol sa imo, ikaw mismo nga gamanig sa kumpanya, kabalo ka nga maayo imo ang serbisyo, ikaw mismo maka kuan masustain nimo ang mga tao nga adi ka na tinuod mapasaligan tagid mo inyong ma kuan kapanti mo ta partner kapanti ta kapanti oh. Sustainable kaya na to i-sustain ang kumpanya or ang ato nga katawhan nga maka stay sa ato ha dili dili kita ta mahadlok nga tapos wala na wala ko ko ba wala ko ko ana pil ka daw ng kumpanya, dili nga na continue ang or enhance ang ato ang sustainability. The third one is encourages positive behaviors. Encourage behaviors. Significant focus has been placed on the role of the culture plays in the success of an organization. Having clearly delighting policies and processes and board of director and executive managers who take an interest and responsibility for such matters can help to prevent future failures while setting the organization cultural expectation. It is said that the tone of an organization is set at the top, meaning that the chairman and CEO are protagonists of the organizational culture. It is therefore imperative that all board members take an active interest in the activities of the company and ensure clear lines of communication and responsiveness to dealing with any move away from positive culture and that they seek to imbue throughout the organization. So, more partner, ang pag-encourage na ito, o pagdasig na ito sa positive behavior. So, sa usa ka kumpanya, ang CEO, o ginasay bidabida niya, Chief Executive, CEO, CEO, Chief Executive Officer. So, kumurag mo ni siya bida na magdala sa kumpanya. So kung positive ang iyahang thinking nga kani mapalambo ko ni ang kana nga iyahang positive behavior iyahang mapaabot sa iyahang mga sakop. Positive po yung mga sakop nga mapalambo pila mga katawahan ng iyahang sakop. Siyempre, ang positive ta per me atong result. Positive. Positive ya po. Pero karon kung positive ta hadlok man ta. Ano ba na? sige, padayon ta, padayon ta. Atong palayo lang, ikaw pat, lowers the cost of capital.
Into this volatile environment, the implementation of good governance practices may lead to a reduction in a company's cost of capital. An organization that is seen to be stable, reliable, and able to mitigate potential risks will be able to borrow funds at a lower rate than those with no or weak governance system. Companies with deep or equity investors may find that their investors pay a premium for the comfort they obtain in knowing that the company has a sound governance framework. Oh, kanino, kung gamay ang ating gasto sa ito ang kapital, sa takupan niya, itong kapital mo, takuha ang itong income. So kung gamay ta gasto, gamay itong po sa ito ang kapital, mas dako ang tao, makakuha ang investor, makasulod. Kasi, uy, gamay ra ang kuhan, takuha ang kumo, ito ang akong invest. Daghangin may ganyo. Daghang may ganyo ang investor. Sama rin po na diri sa ito sa malit sa partner. Gamay ang gasto sa kapital nila sa mga investor. Siyempre, daghan yun ang mag-negosyo. Daghan yun mo invest ito, labi na sa, for example, partner, ang Robinson. O, di ba? Ang LGU, ilang katagag pabura ang Robinson. First 5 years, nasa exempted sa tax, di ba? O, exempted sa tax. So, mo sulod yun ang mga investor kay exempted man, hindi kayo gusto kuhan. Pero paramot sa 5 years, di na mag-impose ang tax. Ako ba? Oo. Oh. Tapo na ang bayaran, lugar na partner. Aga may ragi ako ng bayaran. Noon kayo, yakpo atong tax, di man mga wala nun ang ato investor. Oh, gagmay ragi ako yung bayaran. Unang daghan ang investor sa palinsa. Okay. Padayon na sa ikalima partner, ang atong last. Ang last, minimize waste, risk, corporate corruption and mismanagement. Companies committed to implementing and maintaining good governance practices will likely find that certain risks are drastically minimized. This is because strong governance practices typically increase levels of transparency, trust, and integrity, all of which create an environment conducive to reducing risk, opportunities for corruption, and any source of mismanagement. Wala eh. Ipagamay ang pag-usik-usik sa peligro, corruption, o kung saan pag-manage na dili ma-mismanage ito, di masayang ang pagkuhan. So kung ma-minimize na ito ang waste, isa po na siya nga rason, papadako na ito. Kaya gamay raman tagma, kuhan, gamay ang masayang. Waste disposal. So, sila, bisan pa kung saan nga risko ang maabot o peligro sa atong kumpanya, atong kuhan, atong kining mapasaka, gyapon, minimize na gyapon yung pag-ubos kay kabalo naman tamo, manage. Dili na ito ma-mismanage kung mawala po ang corruption na anak nga style, kung kita mamanage na ito sakto, eh di habang kung masungod ang corruption kung mismanage, di ba? So mauna, kung minimize na ito na siya nga mga butanga, mo boom kita nga ito ang kumpanya or mo taka, mo saka ang mga opportunity para sa ito. Klaro, buro itong pag-explain partner, no? Oh, yun ang nasabta na ang report. Yeah. Mga po niya mong report, di rataman o kami manamilit ka ninyo. Mayong gabi. Bye-bye. Kini ang Diyos Balita.